ikalimang huling wika ng ating Panginoon mula sa krus ng Kalbaryo ay hanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Kabanata 19, mga talata, umpisahan po natin sa 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Nang sambitin ng Panginoong Jesus ang mga katagang ito, totoong nauuhaw ang Panginoon dahil nabilad siya sa araw mula pa sa umaga hanggang sa mga sandaling mag-aalas tres na ng hapon. Nauuhaw siya bilang tao. Ibig niyang mapunan yung kauhawan, tuyong-tuyo na yung kanyang lalamunan sapagkat siya'y nakabayubay sa krus. Subalit higit na nauuhaw ang ating Panginoong Jesus sa pagmamahal mo sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos na ikaw ay marunong umunawa sa Kanyang mga salita. Nauuhaw siya sa mabubuting gawa na dapat mong ginawa. Nauuhaw siya na ang pagmamahal na ibinahagi ng Diyos sa iyo ay naipadama na ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Nauuhaw ang Diyos dahil minamahal Kanyang lubusan. Kapatid ko sa ating Panginoong Hesukristo, ang pagkauhaw ng ating Panginoong Hesukristo ay tanda na mayroon siyang pangangailangan na kagaya mo, kagaya ng bawat isa sa atin. Subalit higit sa lahat, ang sabi ko kanina, nauuhaw siya ng pag-ibig na ginawa niya alang-alang sa iyo, ay gawin mo rin ng pag-ibig na iyan para sa iyo. Yan ang kasukdulan ng kautusan ng Diyos. Ang mahalin siya ng lubusan at mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya ang number one requirements para mahal mo ang iyong kapwa ay walang iba kundi dapat irespeto mo ang iyong sarili. Naroon yung pagpapahalaga mo ng iyong sarili. Maraming tao hindi na pinapalagahang ganap ang kanilang buhay. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay. Maraming tao na minamaliit yung kanilang sarili. E ganito lang naman ako eh. Ano ba naman magagawa ko? Ganito lang ako. Tama na. Dito lang ako sa tabi-tabi. Subalit, kapatid, tandaan mo na bawat isa ay nilikha ng Diyos na espesyal. Bawat isa ay nilikha ng Diyos dahil mayroon siyang dakilang layunin sa bawat isa na kanyang nilikha. At hindi lumikha ang Diyos ng dalawang buhay na magkapareho. Bawat isa ay espesyal ang kanyang layunin. Parang ganito yan, mga kapatid. Ang lumikha ng kotse, ang layunin niya ay para yung kotse na yon ay magsakay ng pasahero para mula sa point na ito dalhin sa point na ganito. Sa isang lugar, dalhin sa kabilang lugar. Yun yung layunin ng umimbento o gumawa ng kotse. Ngayon, ang tao na tumanggap ng kotse, kung gagamitin niya ang kotseng ito maliban sa layunin ng gumawa nito, ito ay masisira o mawawasak o magdulot ng disgrasya. Halimbawa, kung ang kotse na ito ay gagawin mo itong ang function ay bulldozer, babanggain mo yung pader para mag-iba. Tiyak, yung mga taong nakasakay dyan, kung hindi mamamatay,
magtatamo ng grabing pinsala. Bakit? Yuyupi, madudurog yung kotse at sila ay mapipinsala. At ganun. Kasi nga, hindi siya nakadesinyo para sa ganung trabaho. Ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Nilikha ka ng Diyos, kapatid, para sa dakila niyang layunin sa iyo. Ngayon, kung hindi mo nagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Diyos, una, marahil hindi mo alam ano ang layunin ng Diyos, bakit kanya nilikha. Kaya tungkulin mo ngayon, itanong sa Diyos, alamin kung ano yung purpose, bakit binigyan ka ng buhay ng Diyos, bakit nag-exist ka sa daigdig na ito. Tungkulin mo, alamin ito. Kaya nga may mga bagay na pag nagpupumili tayong gawin ito, nahihirapan tayo. Bakit? Hindi kasi yun ang intensyon ng Diyos, bakit ka nilikha. Sa panghalimbawa, naiinggit ka, ang gagaling lang kumanta. Kaya ikaw naman, nagpupumilit, feeling magaling ka rin. Kaya pag kumakanta ka, yung mga nakakarinig, naiinis sa'yo. Kasi ang sakit sa tinga ng boses mo. Bakit? Hindi ka kasi niya nilikha ng Diyos para kumanta. Nung likhain tayo ng Diyos, minamahal kong kapatid, ay kasamang ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, lahat ng talento, lahat ng abilidad, lahat ng karunungan upang magawa natin yung bagay na ibig niyang gawin mo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi mo yan nagagawa sapagkat hindi mo nalalaman, hindi mo alam kung ano yung purpose ng Diyos, bakit ka nilikha. Hindi ka lang nilagay sa mundong ito para kumain, magtrabaho, matulog, maligo. Kinabukasan na naman, pagising, kumain, pumasok sa trabaho, pag-uwi, matulog, ganun. Hindi ka lang ganun. Mayroong special na purpose ang Diyos, bakit ka nilikha niya. Kaya nga, diba, mayroong magagaling na mga awit. Sapagkat natuklasan nila na ang purpose ng Diyos sa paglikha sa kanila upang makapagbigay aliw sila sa pagitan ng talento ng pag-awit na ipinagkaloob sa kanila. Mayroong magaling sumayaw sapagkat binigyan ng ganong talento kasama yung belt ng kanyang katawan, malambot ang katawan para makapagbigay aliw sa kanyang pagsasayaw. Mayroong magaling mag-ukit, mayroong galing maguhit, iba't ibang talento. Pero ang mahalaga, kapatid, kung natuklasan mo kung ano ang talento ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo, yan ay ugnayan sa purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos. Kaya nga, pag ang bagay na ginagawa mo ay hindi ka nahirapan, parang ordinary na lang sa iyo, walang struggle. So, ibig sabihin, yan ay kaloob sa iyo. Iugnay mo ngayon ito para mabigyan ng kapurihan ang Panginoon. Halimbawa, sa pagkanta. Ang galing kumanta, pero kung ang kinakanta mo ay para sa mundo, nakapagbigay ka ng aliw sa tao, subalit, sigurado ako, hindi mo nabibigyan ng kaaliwan o kaligayahan ang Diyos. Kung ang tao ay binigyan ng talento sa pagkanta, dapat magamit niya ito sa pagpupuri, pagkanta ng mga makalangit na awitin para sa ating Panginoon. Binigyan ang magaling sa pagsayaw, iindak ang katawan, isayaw ang katawan para sa Panginoon. Brothers and sisters in Christ, gamitin natin ang talito na kaloob sa atin ng Diyos dahil nauuhaw siya na makita na nagbunga, umani ng maraming bunga yung talintong ipinagkaloob niya sa atin. Hindi pa huli, para tuklasin natin sa tulong ng biyaya ng banal na Espiritu na ang mga kaloob na ito ay ibinigay sa atin para sa kanyang dakilang kapurihan. At pag ginawa natin ito, nakikinabang tayo . Nakikinabang mahal natin sa buhay. Hindi tayo pinapahirapan ng Diyos. Tandaan po natin yan, brothers and sisters in Christ. Lahat ng ipinagawa ng Diyos sa atin ay upang tayo ay maranasan natin yung kagalakan sa buhay.
Hindi ibig ng Diyos na tayo ay naghirap. Kalooban ng Diyos. Kaya nga lahat ng resources na nasa paligid mo, ang kulang lang, paano mapasaya yun? Action. Action. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong kumilos para isang bagay mapasaya sa tamang paraan. Natural. Dahil kung ginagawa mo yun, mapapunta lang sa iyo sa masamang paraan. Hindi rin yan ang kalooban ng Diyos. Bagamat kalooban niya na maging masagana ka sa lahat ng bagay upang maging pagpapala ka sa iyong kapwa, subalit ang paraan niyan ay dapat naayon din sa mga aral ng banal na kasulatan. So kapatid, nauuhaw ako. Yan ang sabi ng Panginoon. Dapat kauhawan din natin sa ating sarili na makagawa ng mga bagay nang sa gayon nakatugon tayo sa panambitan ng ating Panginoon ang kanyang panglimang huling wika sa krus. Nauuhaw ako. Kung minsan, brothers and sisters, alam niyo ba, sa sobrang paghahangad ng tao, uhaw na uhaw siya sa kapangyarihan. Eh kung ano-ano na lang ginagawa. Mayroong isang kwento. Ito familiar o famous ng tao ito. Maring kilala niyo ito sa pangalan o nakikita niyo ang kanyang larawan. Si Marilyn Monroe ay isang tanyag na mga awit. Talagang super, super sikat ang babaeng ito. Nasa kanya ng lahat, maganda, magandang katawan, mayaman. Impluensya, katanyagan. Lahat yata nasa kanya na. Subalit, isang araw, nakita ang babaeng ito sa kanyang tinutuluyan na kwarto sa hotel, sa isang 5-star hotel, na wala ng buhay. At doon sa salamin, nakasulat, "My life is empty. Hungkag ang aking buhay. Ang buhay ko ay walang kahulugan." Imagine, lahat nasa kanya na. Katanyagan, talento sa pag-awit, influensya, maging maganda, mayaman, nasa kanya na. Pero bakit? Kinitil ang sariling buhay. Hindi niya maranasan ang kahulugan ng buhay. My life is empty. Maraming tao sa kapanahonan ganyan. Na bagamat halos lahat ay nasa kanya na, ay wala pa rin kasiyahan sa buhay. Patuloy at patuloy na ginagawa niyong mga bagay upang maragdagan yung kanya, ano yung mayroon sa kanya. Subalit, anuman ang narating mo, anuman ang nakamtan mo sa buhay, kung wala kang Diyos sa buhay mo, walang kahulugan, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo sa buhay. Nangyari yan kay Marilyn Monroe, nangyari yan sa maraming tao nang tingin ng mundo ay matagumpay sa kanyang buhay, subalit naging miserable ang totoong kalagayan sa buhay. Ang hinahanap dapat ng tao ay magkaroon siya ng Diyos sa kanyang buhay. Pagkasama mo ang Diyos upang makuha mo ang mga bagay na ito, tagumpay, depende kung ano ang definition mo ng success, kung kasama mo ang Diyos, magkaroon ng kabuluhan ang iyong ginagawa. Subalit kung ginagawa mo lang ito para sa sarili mo, upang sabihin mo sa mundo, sabihin mo sa mga kaibigan mo, sabihin mo sa iyong organisasyon na kaya ko ito, ako lang ang gumawa nito. Kapatid, magtagumpay ka man, hindi ka masaya. Nagtagumpay ka man, hindi panatag ang loob mo. Bakit?
hindi mo kasama si Kristo. Mahalaga na ang pagkauhaw natin sa anumang bagay sa mundong ito ay dapat nakaugnay lagi sa purpose, sa layunin ng Diyos kung bakit ikaw ay kanyang nilikha. Amang makapangyarihan, sa aming pagkauhaw sa maraming bagay sa mundong ito, tulungan kami na ito ay may ugnay sa layunin ng pagkalikha mo sa amin. Nawa, ang anumang tagumpay, anumang makamtan namin sa buhay na ito, ay ito'y para sa iyong papurihan at karangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.